Nakaranas din ang pagbahasa Katiil, Davao Oriental na hinagupit ng bagyong Pablo noong Disyembre. At narito ang report ni Dano Tingkungko. Walang kuryente, kaya mga gasera ang nagsisilbing ilaw dito sa evacuation center sa Katiil, Davao Oriental. Pero kumpara sa kanila mga tahanan, mas mainam na raw dito sa Katiil Elementary School. Bukod sa nasa mas mataas itong bahagi ng poblasyon, may sapat din itong pagkain. Kwento ng mga residente, animo'y nagbabalik na bangungot ng hagupit ng Bagyong Pablo ang naranasan nilang pagbaha nitong weekend. Muling rumagasa ang tubig at naglalakihang tipak ng bato. Sa barangay Taytayan sa bayan ng Katiil, nasaksihan ko pa ang malakas na agos mula sa umaapaw na ilog. Ang tulay na ito nilagyan ng mga iron sheet ng mga sundalong sumasaklolo. Sa barangay Alegria ng Katiil, mga binahampalaya naman ang aming nadaanan. Sa lakas ng agos ng baha, tanging army truck lang ang pwedeng dumaan. May irerescue ang pamilya mga sundalo sa barangay San Vicente, pero bago marating ang lugar, nagkaaberya pa. Matapos sa isang oras, nahila rin ang truck at naiyatid ang mga pamilya sa Katiil Elementary School. Yung ulan. Alala niyo yung Pablo? Oo, Pablo. Pablo rin. Pati yung dibdib namin, masakit. Titiisin din namin kung ano ang ano ni God sa amin. Kung hanggang kailan niya ito binibigay sa amin na mga pagsubok. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting.